Ayan. Dandanin niyo lang. Yes, it's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon meron tayong aayusin na multi-cab scrub. Ito naman yung problema niya is umaangat yung kanyang temperature na hindi naman siya nag-overheat at saka nagbabawas daw yung kanyang tubig. Kaya kung bago pa lang po kasi yung channel, please click the subscribe button at saka i-click nyo rin yung notification bell para lagi kong updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. So ito yung ayusin natin naman is mga multi-cab. Yung problema nito is nagbabawas yung tubig tsaka umaangat yung temperature pero hindi naman siya nag-overheat. So yung titingnan natin dito is yung water supply niya sa regulator. So check natin. So ito yung isa sa dahilan bakit ka nag-overheat. So kailangan ito, huwag niyong baliwalain kahit may konting leak. Kasi pag magkaroon na ng pressure, ito magkakaroon to ng tagas. Ayun, meron siyang leak siya, bunga bubbles. Pag hindi mo to napapansin, huwag mong balawirain, baka magtaka ka na lang sa kalagitnaan ng biyahe, nagtaas bigla yung temperature mo. So magkakaroon ko na ng overheat, lalaki lalo yung gagastusin mo kasi papunta ka na ng overhauling. So ito lang naman. So ito yung isa dito, okay naman siya. So ayan, nangangalawang. So, yun din yung dahilan. Ayan na. So, ito yung higpitan natin ng maayos para hindi siya magkaroon ng overheating. Tsaka hindi siya magkakaroon ng vacuum pressure. Yan yung nagpapataas ng temperatura sa inyong regulator. Tatanggalin ko muna yung hose. Tapos ito, lilinisin nyo to. Tanggalin yung mga kalawang para hindi siya magkaroon ng space. Yung parang nagbubulutong. So, linisin nga mahahamis. Na kailangan mas wala na yung kalawang, tanggalin nyo yan. Kahit nga na hose, ito linisin nyo rin yung loob. Yan. Yan, so ito nga yung gagawin nyo. So yan, tinanggal ko na yung hose. So yung gagawin nyo, lilihain nyo itong mga kalawang. Kasi yan, nagkakaroon na nyo ng bulutong. So yan yung nagkukos na mag-leak siya. So yung gagawin nyo, lilisin nyo yan pagkatapos. Ayan, lagyan nyo ng Teflon kasi meron naman tong play yung kanyang hose. So hindi yan madaling matanggal yung kanyang Teflon. Yan yung magsisilbing gasket. So ayan, ganun lang yung pinaka madaling technique. Ayan, lagyan natin ng Teflon pagkatapos natin linisin. Ayan, linisin natin. Meron kasi itong malakas kasi yung pressure kapag nag-start na yung engine. Ayan, tanggalin natin yung kalawang para wala siyang magpapasok na mal-pressure. Ayan, so yan, malinis na. So susunod natin dyan lalagay is yung Teflon naman. Kaya medyo mahirap lang talaga pero okay lang yan. Mas importante wala siyang mag-leak. So yan, kapit na natin yung kanyang hose. Tapos yung paglagay dito dapat paikot kasi naglagay na tayo ng Teflon. Yun. So yan, balik natin yung kanyang lock. So yan, higpit na yun ah. Sadya rin sa kabila. Yan. Try natin kung mayroon pa ba. Pisilin natin yung hose kung magbabubbles pa ba siya. So yan, wala na oh. So yan, okay na. Check natin kung meron pa siyang leak. Tapos i-bleeding natin mamaya. So yan, dito kayo mag-bleed.
Yan yung number 8 na bolt yan dito. So yan yung bubuksan nyo pag mag-bleed kayo para mawala yung mga bubbles niya dun sa loob. Kasi nga nag-refill tayo ng bagong tubig. So yan. So pa-underin natin, tapos while nag-under siya, bubuksan nyo to hanggang sa mabuo na po yung tubig na lumalabas. So ganun lang yung mag-bleed ng water sa radiator. Kasi pag hindi nyo yung ginawa, magkakaroon pa rin to siya ng overheating. Yan, so start natin. And so kailangan naka-neutral muna. Be sure na neutral po siya saka mag-start. So yan. So mag-bleed na tayo dito sa ilalim. Try natin yung tubig kung okay na. So yan, so naisara ko na. Ayan, isara ko na. So okay na yung kanyang tubig. So check natin yung temperature kung umakyat ng konti or wala. Pag wala, so ibig sabihin okay yung supply. Temperature okay. So hindi tumaas ka agad. So ibig sabihin maganda yung cycle ng tubig. It's my life.